Hindi ko pa nakita sumikat ng ganitong araw. Isang pangkaraniwang isla. Mayabong ang mga puno. Pinatangi sa iba. Pangkaraniwan. Subalit, natatangi. Hindi sino man maaaring makarating sa islang ito. Hindi rin sino man maaaring matagal dito. Sa pangarap lamang, maaaring matagpuan. At yun ang tanging paraan. Ang mangarap. Sa pangarap ng buhay, ang ating mamithi at inaasam. Sa pangarap natin pinapakawalan, ang ating mga sarili. Hanggang sa makarating sa kung saan. Hindi mahalaga ang patutunguhan. Sa aking pagkaligaw at pagliliwaliw, nagpuan ko siya. Bigla siyang lumitaw mula sa kawalan. Mula sa mga puno ay lumitaw ang isang magandang pangitain. Ang patatagpong yun ay nauwi sa isang walang hanggang pag-uusap, pagniniig. Tingin na nagsasabi na nasa sarili akong tahanan. Sa kanya ko naramdaman na ako ay ligtas. Maaari kong ipikit ang aking mga mata ng payapa. At sa muli kong pagdilat, ay nandun pa rin siya. Walang pagbabago. Subalit, sa pangarap pala, ay hindi lahat nangyayari. May mga bagay na nakatadhanang maganap. Ang pangarap ay sakop din ng pagbabago. Tao sa pangarap ay sadyang dumarating at sadyating umaalis. Kung saan ang dahilan ay hindi ko alam at hindi maipapaliwanag ng sino man. Lahat ng umpisa ay may katapusan. Sa bawat dumarating ay mayroon din lumilisan. Ang mga pangyayari sa ating buhay ay may mga palatandaan. Palatandaang nagbibigay ng takda at tudlok. Takda ng pagtatagpo at paghihiwalay. Takda ng pagdating at paglisan. Thank you.
Hinahanap ko siya araw-araw hanggang sa tumagal na taon. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal ang lumilipas na panahon. Kailanman. Hindi naging madali para sa akin. Napagod din ako. Nalulungkot sa mga paglipas ng panahon. Sa patuloy na paghahanap. Nilisan ko ang islang ito upang di na muling mangarap. Takot at pag-aagam na sa puso ko pa rin ang pag-asa. Sa kabilang buhay, magsimula ng isang paglalakbay, lula ng isang bangka. Sa bangkang ito, ako ay papalaot patungo sa isang lugar na masasabi kong isang tunay na tahanan.